Yan, tayo ay nagbabalik. Yan, tapos na ang online class ng ating alaga at tayo ay mag-start ng magluto ng kanyang lunch. So, ito na siya. Noodles. Macaroni noodles. May cucumber tayong ilalagay sa kanyang mushroom sauce. And carrots and sausage. Ayan. Tanya, nagpakulo na ako ng tubig. Lalagay natin itong pasta for 12 minutes. Ayan, hintayin natin siya na kumulo ng kumulo. Habang inaantay natin siya na kumulo, magpiprepare tayo ng kanyang pagkain para sa dinner. Ayan, meron akong mga ingredients dito ng carrots, spring onion, and garlic para sa kanyang fish burger lengyo. Ayan, yan ang gagawin natin ngayon, guys. Para mamayang gabi sa kanyang dinner, piniprepare ko na kasi nga ang dami kong gagawin pagkatapos kong makline, magluto. Para lulutuin ko na lang siya mamayang gabi, ang iintindihin ko na lang ay linis-linis. Ayan. Iniwan na natin ang spring onion. Add natin dito. Natin dyan. It's carrots. Ayan. Iwain din natin ito ng maliliit mga kakunyang para hindi niya maano yung manguya-nguya kasi tamad itong bata na to na mag-nguya-nguya ng pagkain. Kaya ayun ang gagawin natin. Ayan. Iwain natin siya ng maliliit. Ayan. Ganyan. Iwain natin siya ng maliliit, guys. Hindi naman siya dapat yung pinong-pino na katulad yung nasa burger. As long as na mahiwa lang natin siya ng maliliit at saka madali lang siyang maluto. As a tender, maging tender lang siya kapag piniprito. Okay na yan. Pasensya na kayo sa ingay ng exhaust fan. Talagang maingay ang exhaust fan dahil kung wala, malilibutan kami ng usok dito sa bahay. Kaya kailangan talaga ng exhaust fan dito sa bahay. Lagay natin yan dito. Maglagay din tayo ng isang pirasong garlic. Usually, ayaw nung chahin niya ng may garlic kasi sabi niya mabaho daw sa bibig ng bata. Pero kahit wala siyang kinakain na garlic, mabaho pa rin ang bibig niya. Kaya, ayan. Maglalagay pa rin ako kasi healthy ito sa chan niya. Kasi kapag hindi ako naglalagay ng mga ganito, mahirap siyang dumumi, matigas ang dumi niya, kaya kailangan lalagyan ko siya ng mga fiber sa katawan. Kaya gumagawa ako ng paraan kung anong gagawin niyang pang fiber. Ayan. Ganun din siya. Ayan, kita niyo na siya, guys. Lalagyan na lang natin siya ng itlog ng mga isang piraso tsaka isang kutsarita na harina. Ayan, itong harina. Lalagay lang tayo sa kanya ng isang hana. Isang ganito lang, okay na. Ayan. Kasi nga sa bata, kailangan mas healthy, mas maganda, mas tatagal tayo sa ating amo. Ayan. Lalagay tayo ng isang itlog. Ayan. And, mimix lang natin siya. Mimix this. Kaninang umaga, in-unfrost ko na ito kasi kagabi nag-yellow pa ito. Kaya bago ako natulog kagabi, tinanggal ko na siya sa ref para ma-unfrost na siya ng tuluyan. Sa gabi kasi inaangat ko na yung mga dapat kong lutuin para nalulusaw na yung mga karne dito sa pinakataas. Kasi ang klase ng refrigerator namin ay tatlong pintuan. Isa ang frozen, isa para sa mga gulay, isa sa mga unfrozen. Kaya doon ko siya nilalagay sa unfrozen para pag nilabas ko siya sa umaga, hindi siya masyadong exposed sa pagkakabila. Ayan. Ilagay ko na siya dyan. Ayan, kita nyo, guys. Ayan, sarap, di ba? Mamaya, ipiprito natin siya na as a burger. Para siyang burger. Ganyan. Wala na siyang asin-asin. Wala na siyang paminta kasi itong isda ay maalat na. Ayan, hintayin lang natin siya na
magsisuning, mag-absorb silang lahat dyan. Mamayang dinner. And then, babalik natin ito sa refrigerator mamaya. Yan. So, tapos na tayo.